lalo nagtitinda na ako sa palengke, siguro may 40 years na, para maibisan lahat yung nasa puso ko at natulungan niya ako. Di, ganun ang ginawa ko. Nang nagdadasal na ako, lagi ko sinasabi, Apo, Ana, tulungan mo ako kung paano ko mapag-aaral ang mga anak ko. Totoo yun. Kaya ginawa ko, wala din sa tintuan ng simbahan ng Apo Ana. Naglakad ako ng loob. Sabi ko sa kanya, Apo Ana, tulungan mo ako magbago ang anak ko. Tapos, ang huling ko nang hiniling ko sa kanya, ngayon ito, nung makita ninyo ako lumalakad ulit ng loob, siyam na araw ako naglalakad. Nang yung aking manugang, ay nagkaroon ng sis sa Patris. 55 ang buhay niya kung hindi pa si CT scan. Kasi CT scan naman niya. Makita sa CT scan, ay buko na malaki sa tiyan, dalawang malaki. Na malapit na mahinog na kailangan, ay operay na. Nagdakadult ako ng Lord na, Apo Ana, marahit pong anak ko nga, ang anak ko, tulungan mo siya. Mabuhay, bigyan mo pa siya ng pangalawang buhay para makita niya ang paglaki ng mga apo ko. Pangatlong araw na nasa ospital siya, sabi ng doktor, okay na. Na-debate, makakakonsya, makaka-recover. Talagang napakahusay ng mga panalangin ko. Dahil taos sa puso ko ang panalangin ko. Noong nakikita niyo ko, lumalakad ako ng lohon. Salamat, Lord. Dalang ikaw, kaya lumalakad ako. Araw-araw makita niyo, andi dito ako. Yung malang 5 minuto, 10 minuto ang inilangin ko sa kanya. Alam ko, inaano niya ako, dinidinig niya ako. Kaya pinatututo ko, nang Apo Ana ay milagrosa. Totohanan na yun. Kung sila hindi naniwala, paniwalaan nila ako ngayon. Pagkat inintito ko, ang aking manugo ngayon, pataba pa sa akin. Lahat ng makausap ko, ay ko, ayan ang ano manugang ko. Tingnan niyo, mataba na. Ako lang ang hindi tumaba. Noon din, meron din akong apo, tigisanuhan. Ano siya ngayon doon? Kuwari yata siya doon. Iyon ay na, inaumiban ng landas, umiban ng reliyon. Ngayon bumalik. Siguro sa mga palalangin ko, Lord, kayo na po bahala sa amin. Huwag mo po kami, ihiwalay sa inyo. Lagi niyo ituloy kami sa inyo. Pagkatiro niya ang dapat. Hindi niyo po ba iniinda yung dumi ng simento? Hindi. Hindi. Ala ko naramdaman. Para bang naglalakad lang ako na ala ko na, talaga, ayan o. Nangitim lang yung ganito. Pero okay siya. Wala ako naramdaman na yung bato umano dun sa ganito. Wala talaga na. Tutuanan kaya cycle. Hapuan na. Makwila pa. Naririnig ko lang, meron nga raw siya raw, gusto niya mag-anak. Ginag-anak, sumasama siya sa pagka-Martes na merong prosesyon, sumasama siya. Nakita ko, nagbuntis siya. Ay, siguro nga, ganun din ako. Kaya lumapit ako sa kapwa, siguro nga, ikaw po ang para sa ako. At basta pagkain ganitong oras, natin, nagigising ako, hindi ako pumasok. Para bang may nangangalabit. Okay, talaga ito. Katuloy niya nagsimba kahapon. Di sana natatamad ang pumunta. Para bang hindi buo ang araw ko pag hindi ako napasok ng simbahan. Ito o yun. Kasi nga, ang puso ko, nandirito na. Di ba dapat matuwa tayo? Yun ang malaking bagay na sinasabi ko. Kaya sila inaakit ko sila. Yung mga kasamahan ko doon sa kulay. Naku, dinadaldalin yan, tara kayo sa simbahan, magsimba kayo ng 2 minuto, didinggin kayo ng Diyos, yayaman pa kayo. Joke lang yung sabi kong yayaman. Pero, siyempre hindi naman ganun. Pero totoo naman, wala kayo sa akin ng anak. Napakalaki. At saka pag nakasimba ka na, at naibigay mo na yung para sa kanya, para bang ala ka ng problema, ala ka na yung nanakit sa mundo, kahit anong laki na naman ng problema mo, natutukan din nalangin. Nawawalan na. Kahit siya bahay, mahal ang Panginoon sa Kristo, nasa langit, Apo Ana,
Patnubayan mo po ako pagod ng bahay. Inayin mo po ako sa kanyang pamakan o anumang karamdaman na masasalubong sa daan. Kasi kumalis ako sa amin, 4 o'clock in the morning, uwi ako ng alas 7 sa bahay. Maniwala kayong mahagulul ako dyan. Mahagulul ako. Apo, Ana, tulungan mo. Nasabi ko patuloy sa kanya, Apo, Ana, kung kailangan ipalit ang buhay ko, ibigay ko na lang ang mandata at yung baka. Kawawa mo. Ako si Rebecca Javier, isang deboto sa Himala niya ako.